Mayag ngadlaw kanindong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Good day everyone. Ngayong araw ay hayaan ninyo akong magbigay ng ilang paalaala para sa mga estudyante, mga guro at mga magulang na may kaugnayan sa online teaching at modular teaching. Unahin po natin ang mga paalaala patungkol sa online teaching. Una, ihanda ang mga devices. Ano po ito mga devices na ito? Ito po yung ating mga cellphone, laptop, desktop, o kung anumang gadget na mayroon kayo sa inyong mga tahanan. Kailangan fully charged ang mga ito. Ganoon na rin po, i-check natin ang ating internet connection kung ito ba ay connected or not connected. Dapat po ay mayroon tayong stable internet connection. Pangalawa ay ang ihanda ang sarili. Paano nga ba natin maihahanda ang ating mga sarili sa online teaching? Sa ating mga tahanan, upang maging handa, pumili tayo ng isang lugar na kung saan komportable tayong kikilos. Komportable tayo na kumilos sa ating online teaching. Ang ikatlo ay ang proper grooming. Ito ay para sa mga estudyante at mga guro lamang. Kung ang advice ng ating division office ay magsuot ng school uniform during online teaching, then school uniform po ang isusuot natin. Ang pang-apat ay ang 10 to 15 minutes before ng schedule ng ating online teaching, dapat naroroon ka na sa link. Bakit naroroon ka na sa link 10 to 15 minutes before the scheduled time? Para walang rason na ikaw ay malilate sa online teaching. Ang panlima natin ay dapat makibahagi sa klase. So hindi lamang si teacher ang nagbibigay ng impormasyon sa inyo mga estudyante. Dapat si estudyante din ay magbigay din ng kanyang nalalaman hinggil sa paksa na pinag-uusapan. Iyon po ang ibig sabihin na kailangan mong makibahagi sa klase. Ang pang-anim natin, dapat po ang camera ng ating mga gadgets ay naka-on. Bakit naka-on? Para nakikita ni teacher, nakikita ni mga kaklase ang bawat isa sa atin. Ang ikapito ay bawal mag-post ng link, larawan o pananaw na walang kinalaman sa paksa. So wag na po nating gagawin, mga estudyante, mga guro, ang mag-post ng anuman na walang kinalaman sa pinag-uusapan o sa paksang tinatalakay. Ang ikawalo ay ang huwag mahihiyang magtanong estudyante kay teacher kung mayroon kayong hindi naunawaan sa talakayan. Huwag mahihiya. Uulitin ko, mga estudyante, huwag kayong mahihiyang magtanong kay ma'am or kay sir kung mayroon kayong hindi naunawaan sa oras ng talakayan. Ikasyam, alamin ang araw-araw na gawain. Kanino natin aalamin? Natural mga estudyante, aalamin natin sa ating mga guro ano ba yung mga
gawain natin o ano ba yung mga gagawin natin sa araw-araw. Muli, mga estudyante, huwag kayong mahihiyang magtanong kapag mayroon kayong gustong malaman na may kaugnayan sa tinatalakay. At ang ikasampo, ang panghuli nating paalaala hinggil sa online teaching ay ang magrespeto sa privacy ng bawat isa. Ano po ang ibig sabihin ng magrespeto sa privacy ng bawat isa? Ang ibig sabihin po nito, hindi ba't naka-on lahat ng cameras natin? Kung ilan kayo magkaklase, plus si teacher, nakikita lahat. Kung ano man yung makita mo sa background ng isa mong kaklase or kay teacher, huwag mo na iyong papansinin. Mag-concentrate lang po tayo sa paksang tinatalakay. Okay po? Sana po ay nakatulong itong 10 paalaala na ibinigay ko sa inyo patungkol sa online teaching. Ngayon po ay dadako na tayo sa mga paalaala para sa mga estudyante, mga guro at mga magulang na may kaugnayan sa modular teaching. Una, ang mga magulang o guardians ang siyang dapat nakukuha ng module sa school sa itinakdang oras o araw. Bakit po kinakailangan ang mga magulang or guardian ang siyang kukuha? At nang sa ganon, mas maintindihan ng mga magulang ang responsibilidad sa pagtanggap ng kopya ng module. Dahil po ito ay hindi natin napulot lamang o binili sa tindahan. Ito po ay dumaan sa masusing talakayan, sa mabusising gawain upang mabuo ang tinatawag na module. Ikalawa, panatilihing maayos at ingatang huwag mapunit ang mga pahina ng module. Mga estudyante, gamitin natin ng may wastong pag-iingat ang module. Pagkatapos gamitin, ilagay ito sa plastic envelope at itabi. Pangatlo, ibalik ang module sa paaralan sa itinakdang oras o araw. Natural ang magbabalik ay ang mga magulang o guardian na siya din ang kumuha noong ipinamahagi ito ng school. Pang-apat, pag-aralang mabuti na may pangunawa ang module. Mga estudyante, basahin natin, pag-aralan natin ang mga nakasulat sa module na mayroong pangunawa o pag-intindi sa mga binabasa. Huwag nating basahin lamang na masabi nating marunong tayong magbasa. Kung hindi, sabayan natin ito ng may pangunawa. Panlima at panghuling paalaala para sa modular teaching, magsaliksik para sa karagdagang kaalaman. Mga estudyante, paano tayo magsasaliksik? Magtatanong-tanong tayo sa ating mga magulang, sa ating mga uncle, auntie, sa ating mga kaibigan, kumbaga magkakaroon tayo ng exchange of ideas. At nang sa ganon, mabuo natin ang mga kulang doon sa mga sinasagutan natin o kung mayroong tayong kailangan punan na gawain o activity.
Ayan po mga estudyante, mga guro at mga magulang at sa lahat ng mga nanonood. Sana po ay inyong nagustuhan ang mga paalaala na ibinigay ko na may kinalaman sa online teaching at modular teaching. Ang mga nasabing paalaala ay batay lamang sa aking pagkakaintindi o pagkakaalam dahil nga simula na ang pasukan sa araw ng bukas. Sa ating lahat, happy teaching, happy learning, and enjoy while learning. Maraming salamat at hanggang sa muli, paalam!